guys, welcome back once again. You're watching Papi Jojo. And ayun guys, update tayo ngayon. End of the season update natin for Splinterlands. So, kaka-upload ko lang ng video about sa Splinterlands. And as promised, bibigyan ko kayo ng update after ng season. And without further ado, let's go! So, ito guys, ngayon. End of the season updates tayo. Kapapasok ko lang sa page ko. And actually, ready na yung new quest ko. Ang gagawin natin ngayon is check natin magkano ba yung ending. End of the season rank natin. Ang rank natin, umabot tayo ng makikita nyo, claim 22 reward chest. So you know what it is guys. 22 reward chest. Saan ba natin makikita yun? Gold 3. Umabot tayo ng gold 3 guys. So nag-upgrade na tayo to gold 3. Nag-grade tayo ng 100,000 plus power na card. And ending DEC natin is 1,201 ang ating balance. So, i-check natin ngayon magkano ang 1,201 DEC to PHP. So, tingnan natin DEC to PHP via CoinGecko. Makikita natin yan guys. 0.38 ang value niya kahapon. 0.40 yan. But still, 1,201 DEC is 460 pesos. So, naka 460 pesos tayo guys. So, not bad, di ba? For one season, 2 weeks. And we will do better this season, syempre. So, ending SPS din natin is, yan, naka 0.999 SPS tayo. So, 0.001 na lang, makaka 1 SPS na tayo, which is makukuha natin siya ngayon dahil meron tayong ready to play na 0.004 na SPS sa ating in-stake na SPS. So, claim natin yan. And then, i-restake lang ulit natin yan. So, meron tayo ngayon 1.003 SPS, which is equivalent to around 20 pesos. Check natin after natin mag-stake ng SPS. No, actually later na lang kasi lalabas pa yung reward, yung airdrop natin in an hour. So later na lang. So check natin magkano ang SPS ngayon. SPS ngayon is equals to 18.85, almost 19 pesos. So meron tayong 1.003 if I'm not mistaken. So meron tayong 18.90 pesos. Diba? Okay pa rin. Kasama nung 460 pesos natin. So almost naka 500 na tayo guys. So not bad for our first season. So yun yung ating end of season rank, end of season DEC and SPS natin. And now, we will claim our pending rewards. So 22 reward chests sa ating gold 3. Ganyan, wait lang natin. So madami-dami tong reward chest na to. Sana makakuha tayo ng maganda. So yan, ang dami guys. Nakita nyo, 1, 2, 3, 4, 5, blah, 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 22. Isa-isa natin, 15 DEC, 1 Alchemy Potion, 1 Alchemy Potion, puro Alchemy Potion, 8 DEC, 1 Alchemy Potion, Legendary, Legendary. Oy, nakakuha tayo ng card. Ooh! Ito yung inaantay kong card. Actually, gusto kong bumili na to kasi may nakita ko sa kanya sa Discord na baka daw, I mean, maging meta tong card na to pagka nagkaroon ng mga magagandang melee na water monster. So, yun guys. 11 DEC, 14 DEC, 7 DEC, 1 legendary, 14 DEC. Oh! Magsiswerte nga naman tayo. Nakakuha tayo ng 14,150 DEC. Ah! I'm so hyped. So, hindi natin nakuha yung leaderboards guys na merong 30,000 DEC na rewards but nakakuha tayo ng 14,150 DEC sa ating loot chest. Let's go, 'di ba? 7 DEC, 6 DEC, 1 legendary potion, 1 legendary potion and 1 alchemy potion. Meron pa tayong dalawa. 1 legendary potion and 9 DEC. Okay na okay itong mga to guys. Grabe, sobrang solid dito, 14,000 DEC. Hindi ko alam ang gagawin ko dito. And check natin magkano ang value niya ngayon. So, DEC to PHP ulit, 0.48. 14,150 DEC. Nakakuha tayo ng 5,000 guys. Let's go. Woo! Asakap maglaro, di ba? So, yun guys, if you're not still hyped to enter Splinterlands after this one, ewan ko na lang, 500 pesos, may balik na 5,000, almost 100% ROI. Why not, di ba? Why not? Low risk, high reward. So, grabe, super saya, di ba? Hindi ko in-expect to actually sa video. I just wanted to
to share with you yung rewards ko, ano yung makukuha natin. I never expected na makakuha ko ng ganito. So yun guys, yun yung nakuha natin sa ating first season ngayon. So now, ano yung target natin for next season? So a target ko is gold 3 or higher pa rin. So gold 3 pa rin tayo or higher. If kaya natin ng higher, then why not, di ba? And if ever, di ba, at least maka 100 DEC tayo per day. So hindi ko alam kung mataas yun or mababa kasi sa bronze, medyo nasanay tayo na medyo mababa ang bigayan. And then, nung na-try kong mag-gold, actually super baba ng DEC capture rate ko. So until now, hindi pa rin siya nakarecover. 36%. Papataasin ko pa siya, maybe siguro mga kuha lang tayo ng quest ngayon. And then, that's it. And then, saan na tayo mag-rank up? Maybe after 3-4 days. Meron pa naman tayong 14 days, 23 hours, 39 minutes, 11 seconds sa ating season. So, kakasimula lang niya. And yun yung target natin. So, share ko lang sa inyo guys, ano ba yung nilabas natin dito? Actually, to tell you honestly, hindi lang 500 yung nilabas ko dito. So, 500 yung ating naging initial investment. While nag-add tayo ng investments na amounting to 2,000 pesos. So, bakit ako nag-add ng additional investment? Ba't tayo nag-add ng investment? Kasi nga, kailangan natin mag-rent ng cards. So, nag-rent tayo ng cards, especially para makaabot tayo ng gold 3. So nag-rent tayo ng gold na alpha na card. No, actually gold na beta reward yung kinuha natin. I can't find alin dito yon dahil super overwhelmed pa ako sa nangyari. Basahin yung ginawa ko. It's na almost naka yun nga, inabot ng 2,000 yung inabot dun sa rental sa lahat ng cards. So hindi lang naman gold cards, syempre yung nirent ko. So, nagrent din ako ng mga cards na feeling ko makakahelp sa pagpapataas ng rank. Especially yung mga cards na medyo OP kagaya nitong card na to. If ever gusto nyo talagang maglaro, try nyo i-rent tong card na to. Itong Scardama Mage na to. Tapos kombuhan nyo ng Crown the Undying. Sobrang daya guys. Kasi, yung tipo, kahit ito lang yung summoner mo, tapos ito lang yung monster na ilagay mo. Kasi ito kasi, ang ginagawa kasi nito is meron siyang last stand na ability, which is ang ginagawa nun is all friendly monsters receive the last stand ability at the start of the battle. So ang ginagawa nung last stand na yun, nadadagdagan yung stats netong monster na to kapag mag-isa na lang siya. So imagine plus 10, tapos madadagdagan siya ng 16 health, tapos magiging 5 yung damage niya, and then yung speed niya tataas, tapos di ahatawin siya ng isang round. Let's say may kalaban kang 5, umuubos pa ng 5 to after ng round. Mawawala yung mga debuffs niya, and then mag-heal siya. So parang 16 health and then biglang mag-heal ng 6 na heal, tapos pakakapatay na isang monster, then mauubos din, mag-heal na naman. So yun guys, yun yung super naging na feeling ko, kahit hindi ito maka-affect sa power ng cards ko, maka-affect naman siya sa results ng rank battles ko, which muntik na sana tayong umabot ng leaderboards eh. Kaso, ayun nga, super gagaling pa rin ng mga nasa top. So, ang pinakamataas natin is nag-top 150 tayo at 2,300 na rating. Pero hanggang doon na lang siya after that. Nung feeling ko, hindi na talaga kaya. Nasa silver na ako noon nung time na yon. Hindi talaga kaya. Sabi ko, sige, okay, aangat na ako ng gold. Kasi, nung nasa bronze ako, feeling ko, kailangan kong umangat ng silver. Kasi baka mas mataas bigayan doon. I wanted to see kung magkano bigayan sa silver. Kaso yun nga, since super baba talaga ng DEC capture rate natin, hindi na siya kaya. So umangat na ako ng gold. And then ang target ko ngayon is I'll still rent the same cards that I used. Pero check natin kung hanggang saan ang aabutin natin sa bronze na league. So kung kaya ba nating mag 2-4 sa league. Actually, ang target natin is at least 3,000 sa bronze. So kaya naman siya siguro kasi hindi naman sa binabalik ko yung mga tao sa bronze, but I feel like it's more achievable sa bronze kesa sa gold. We will see, hindi pa natin sure. Basta ang target natin is etong 15,000 DEC na to is madoble natin, di ba? So why not? So ayun guys, with that said, that wraps it up sa ating Splinterlands end of the season update guys. And meron akong good news sa inyo dahil good vibes tayo today. So at 500 subscribers, mamimigay tayo ng isang Splinterlands account guys, dahil good vibes ako today.
Check lang tayo ng followers natin. Meron tayo 432 subscribers. And ayun guys, I hope na sa mga subscribers na ayun, mag-join kayo dito kasi super, kung ako nga, di ba, naka 5,000 pesos ako ng isang bukasan lang, di ba? Why not? Di ba? Kayo din, hopefully, di ba? So, I'm giving you the chance to enter this game by subscribing. So, if hindi ka pa nakasubscribe pero napapanood mo tong video na to, please do subscribe. Hindi lang dahil dun sa giveaway, pero dahil support na lang din. And ayun guys, ano ba yung rules sa giveaway natin na to? Siyempre, first, you must have a MetaMask account para wala na tayong hirap na magsiset up pa ng MetaMask, ganito, ganyan, di ba? Para ibibigay mo na lang yung account. And then, rule number two is you must be a subscriber. So, subscriber ka dapat. If not, better subscribe. Go to my YouTube channel, www.youtube.com/papijolovlogs, and click that subscribe button. Ring mo na rin yung bell para lagi kang notified if meron tayong uploads like this. And then, number three, comment down sa video na to, hashtag road to 500 subscribers. So, ma-reach na natin yung 500 subscribers and hopefully by my next upload. And lastly is share nyo yung video sa Facebook. So, I'll be posting the video link sa aking page. Check nyo doon. Nasa description yung link ng aking Facebook page. I will post there and then share nyo yun sa inyong Facebook page. And yung winner natin will be drawn sa next, hopefully sa next upload natin pag naka 500 subscribers na tayo. And then ayun, via random generator something like that. I don't know if ilalive ko siya or i-record natin. Probably ilive na lang siguro para mas thrill, di ba? And ayun guys, maraming salamat sa panood ng video na to. If you like this video, please do like, comment, share, and subscribe, and promote yung YouTube channel natin. It helps a lot. Maraming salamat guys. And that's it. Once again, this has been Papi Jolo. Peace out. Let's go.